Hello, good morning po sa lahat ng nandito ngayon. Patingin ko po kayo. Good morning. Kumbaga, kumain naman tayong lahat. Kumbaga, ito po yung ano, kumbaga, diet muna tayo. Kasi malaki po maitutulong ito sa ating lahat. Ladies and gentlemen, nabuhay po tayong lahat uli. Ako nga pala si Joey Gonzales. Nandito ako sa Saudi Arabia. I'm 30 years old. At yung misis ko nasa Ilocos. At yung baby princess namin na TikTok, pag-uwi ko, trong lang siyang kukumanta. Ayan. At yung bilang OFW, morning, kwento ako yun, may kailang na. Kahit na nahihirapan, sige lang. Kahit na nahihilo, sige lang. Kahit na yung anumang pagsubok, sige lang. Kasi ganyan ang buhay. Obligasyon mo yan. Kasi yung pawis money yan sa aming mga OFW, yung mga grasa sa katawan. Sige lang. Patrol lang yan. At before we start, share ko lang po ng kaunti yung ating house rules. May I gently put your remind you on a few house rules. Kindly put your smartphone or any devices you are using on silent mode. Please maintain a decent posture as your video can be seen globally through your Zoom window. Please avoid interrupting the speaker during the presentation as your question may just be answered during the session. Last but not the least, I encourage you to listen with an open heart mind as the session may just be changed your life. Bale, buksan po natin ang ating puso at isipan sa magpapabago po ng ating buhay. At kumbaga, kung gusto niyo ng Tagalog version, after the Zoom, explain ko po sa inyo. Okay po. Well, pakilala ko po yung ano, ating speaker po ngayong ano, umaga pong ito. Si Ma'am Mary Christine. Ayan. Palakpakan po muna natin siya. Kasi nakaka-bless po na nung kumbaga, nakilala ko siya, ang dami na bago po sa buhay ko. Si Ma'am Mary Christine po ay 20 years pong OFW sa Japan at 6 years na sa networking. At ang asawa niya po si Captain Todd Stein. At ang dami pong ano, kumbaga sa leadership, ang dami pong ano, experience ni Sir Todd doon. Kaya napakagaling pong mag-partner nilang ano po, dalawa. At si Ma'am Grace po, talagang nakakabilib po yung kanyang buhay. Isang life coach, ang dami niyang pinag-aralan. Kaya ang dami maitutulong sa atin. Kumbaga, makumbaba lang tayo, aral lang po tayo. At Ma'am Grace, kaya na po yung magtuloy ng buhay niyo. Baka makumpleto ko na po. Ayan, hello, Ma'am Grace. Thank you so much. Ayan, sa ating napaka-poging host, happy birthday niya pa lang, 30 years old, kahapon ang kanyang birthday. Belated happy birthday, Joey. Ayan, napakabait at napaka-pogi. Ayan, nasa KSA at malapit na rin umuwi sa Philippines. Makasama na ang baby princess. Okay, thank you for a very kind introduction. Today, ayan, ang ating topic, no, ay ang about sa ating health, no. Ito yung magiging topic natin today at sana lahat ay maraming matutunan. Gusto ko marami kayong matutunan at magamit natin kasi I know itong pandemic, ang daming may sakit, ang dami kong mga kaibigan na may mga nawala yung mga kamag-anak nila. Ang parents ng asawa ko dalawa may COVID, no? Kaya lang kapag kamalakas talaga ang katawan, ang immune system, talagang nakaka-survive. But yung mga hindi, nagulat na lang sila. Marami din ang talagang nawalan ng mga magulang, nawalan ng mga kamag-anak. So today, ang topic natin is about health is wealth, no? Ang iniisip natin pera. Pag sinabing wealth, pera, but hindi pala pera. Ang health pala ang totoong wealth, no? At dito sa aking presentation, i-share ko rin ang journey ng aking life, no? Kung bakit ako nandito sa company na to for 6 years.
I work in Japan, no? For 20 years, but ito ang nakita ko after kong mag-work sa Japan. So, let me just share my screen para medyo mas maganda ang ating pag-sharing, no? Okay, so a little bit about me. Sabi nga ni Joey, I'm 30 years old also. No. 38 nga nakalagay dito, but 38. 48 na pala, but namali. Sorry. Kasi si Joey, 30 years old. Ako tuloy, nabawasan ko yung number. I'm 48 years old na po. No? I'm an entrepreneur from Philippines, from Bicol. Isa rin kababayan ni Miss Agnes. Married to US Navy. Nag-work din ako dito sa Japan for 20 years. At now, I'm stay-home wife. John Maxwell, certified coach din ako. So I teach personal development and leadership. So marami tayong matututunan at gusto ko rin i-share sa ating mga Filipino. So today, ito yung topic natin. Health is wealth. Naniniwala ba kayo na health is wealth? I'm sure. Siguro? Naniniwala? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. So, what is wellness? So, wellness about health. Sabi dito, wellness is the act of practicing healthy habits on a daily basis in order to improve physical and mental health so that instead of just surviving, you are thriving. No? So, hindi lang pala siya yung wellness na mag-exercise, hindi lang pala na isang beses gumawa, isang beses uminom ng supplement, or isang beses kumain ng healthy, hindi pala. Ito pala ay tinatawag na practicing health every day on daily basis. So every day pala, pinapractice, hindi lang yung magsusurvive na makaraos lang. Tayo may makain lang, okay na, no? Hindi pala yon. So maintaining a healthy mind and body. Healthy mind and body. So, ba't kaya kailangan yung mind? So, maintaining a healthy mind and body is essential, especially when given current state of the world. Taking care of ourselves can help us move from merely surviving to thriving and growing during this unusual time, especially with pandemic, no? So, kung hindi healthy ang mind natin, hindi tayo makakaisip ng tama na desisyon, no? At yung body din natin, pag hindi healthy, wala siyang kakayahan na gumawa or mag-isip din, no? So, ano ang importance ng wellness? So, eto, ang wellness, it improves health and behavior. Pag healthy ka, iba yung behavior mo. Pag hindi ka healthy, nakaganon ka. Pag healthy ka, nakaganon ka. Di ba? Increases productivity. Siyempre, pag healthy ka, may lakas ka na magtrabaho. May lakas ka na makapaghanap ng mga client, di ba? Makapagbenta kung anong binibenta mo or may ginagawa kang work. Marami kang magagawa. You're gonna be productive, no? Reduces the risk of disease. Nakakabawas ng risk sa disease, no? So kapag tayo ay ini-improve natin yung ating health, tayo ay nababawasan ang ating pagkakasakit, no? Yung mga tao na hindi nila ini-improve every day, magugulat sila, bigla na lang may sakit. Ang nanay ko noon, bigla na lang nagkasakit. Stage 4 na pala. Hindi namin alam, no? So, hindi natin alam lumalabas ang sintomas kapag malala na ang sakit. So, ito, nakaka-reduce pala yan, no? Then, improve emotional health. So, ngayon, kahit dito sa Japan, no? Kahit sa military, ang dami na mga bata na ang iba nagpapakamatay, no? Ang iba na i-stress. Bakit sila na i-stress? Andiyan naman na lahat, bata pa naman sila. But because of this emotional health na tinatawag. So one of the leading causes of poor productivity is poor health. Pag mahina mag-produce, ibig sabihin yung health niyan ay poor. Mapapansin natin, di ba? Yung mga active people, marami ang napoproduce, nag-earn ng madami, makikita nyo healthy sila. Tingnan nyo yung mga hindi healthy, laging wala, no? Laging hindi makapasok. So, paano magpo-produce ng money? So, when you don't feel well, your mood and focus might be affected. Taking part in wellness activity that focus on adapting good health, behavior such as regular exercise, increases productivity and performance. No? Nadadagdagan ang productivity at saka performance. So then, we have to plan to be healthy. No?
you plan to be healthy, that means you're gonna be wealthy. Kung magpa-plan tayo. Kung hindi tayo mag-plan, basta na lang dumating, hindi natin sure, no? Then make a simple and healthy choices. Start with small changes within each dimension and take it one day at a time. You don't need to run marathon or go on restricted diet to implement wellness into your everyday life. Karamihan nagda-diet, hindi na kumakain or uminom na ng pan-diet, no? Pumayat ng konti, maya-maya bumalik ulit, no? Kasi parang hindi siya yung biglaan na lang, no? Dapat every day. So we have to choose, is this for wellness or is this for illness? So dalawa lang ang choice natin every day. Ito bang ginagawa natin, makaka-improve ng health natin or makaka-improve ng ating sakit? And then, number one, social connectedness. So ito yung social connectedness. Ay, marami akong kaibigan. Yan sinasabi natin. Marami, no? Quantity. But yung iba na nakikita nyong talagang successful, konti lang ang kaibigan nila, but they have a quality friend that will bring them to success, no? Pati yung health. Pag ang kaibigan mo malaki ka din. Sabi nga, pag ang kaibigan mo lagi nag-exercise, mag-exercise ka rin kasi maiinggan nyo ka mag-exercise, no? So we have to have a quality friend, no? Then, ayan, syempre, nag-i-enjoy. Tingnan nyo to, nag-i-enjoy sila, nasa mountain, mas masaya, hindi sila nasa club, no? Then, exercise regularly. Even 20 or 30 minutes of daily exercise can have a positive impact in your overall sense of well-being and help improve your mood. Don't know where to start? Try a brisk walk on your lunch break or opt for the stairs instead of elevator when you can. So, hindi naman kailangan pumunta ng gym, no? Pwede naman palang maglakad, paakyat, pababa. So, ako ginagawa ko yan dati nung sa Spain ako, paakyat, baba ako sa stairs, no? Kaya meron akong relo na nagmo-monitor na kailang steps na ba ako. So, pwede pala natin gawin 20-30 minutes lang a day. Mas mabilis, no? Then, eat healthy food. By adding wholesome ingredients to your plate, you'll be taking steps towards becoming a healthier you, no? Yung natural pala ang mas maganda, hindi yung fast food. Then, yung mga tao na hindi makabili ng lahat ng mga kailangan ng katawan, meron tayong tinatawag na supplements. So, itong supplements depende din sa quality ng supplements. Kasi ang laman ng supplements ay yung mga fruits, mga vegetable ang laman, no? Hindi ito gamot, ang tawag dito supplements. At later, meron din ako mai-share sa inyo about that, no? Then get a quality sleep. If you have trouble sleeping, you know it can affect your mood and physical health. Consider your sleep hygiene. Include quiet and calm activities before going to bed and wake up at the same time every day. These are simply ways so you can begin your journey towards becoming a successful sleeper. Kasi yung sleep pala, the more we sleep, the more na may chance ang ating body na mag-repair. So nire-repair pala ang ating mga cells, no? Kung every day may nadadamage na cells, may namamatay na cells. Pag hindi tayo natutulog, yung cells na yan namatay, hindi na na-repair. So nire-repair pala yan habang tayo ay natutulog. So we need sleep, no? So yung mga hindi natutulog, na sobran sa Zoom. No? Kasi Zoom din na natulog, kaya may problem pala yon. Then practice mindfulness. Being mindful means being aware of your thoughts, feelings, and body sensation in your day-to-day. Practicing mindfulness is good for the body and mind. Help with focus and also changes your mindset. Take a moment right now to consider your own mind and how you are feeling. Sabi nga, wala ka ng kilite, hindi na nakikilite, no? Kasi nawala na pala ng mindfulness. Kahit hinihipo, hindi na nararamdaman. So, nawala ng feelings. Kaya kailangan pala natin to mag-practice ng mindfulness. Then, self-care practice look different for everyone, no? Take care of yourself. For some, it can mean staying still, while for some, it can be being active. So, iba-iba ang way ng pag-take care ng sarili nila, no? So, it's up to you, ano yung way mo. The main idea is to engage in an activity that recharges or energizes you. Minsan, ang sabi nating take care ay with
with friends. Tapos, pag-uwi mo, napagod ka doon sa friend mo kasi puro problema binigay sa'yo. So, hindi mo na take care yung sarili mo, no? So, we have to find a way, no? So, self-care should be something we enjoy doing instead of something we feel forced to do, no? Self-care, oh, ganito ang gawin mo. Hindi pala ganon. Tayo pala ang mag-decide. Ano yung nag-i-enjoy tayo? Malay mo, ako ang self-care ko yung halimbawa manood ng motivation video or mag-shopping. Yan yung self-care ko. So it's up to you kung anong gusto mo, no? So ako isa rin yun para may pang damit akong maganda. So yun yung gusto ko, may bibili ako ng mga pang ano ko sa katawan. So yun ang aking self-care. So everybody are different. Katulad sa kanya, ang self-care niya gumamit ng skincare, no? So, mag-isa lang siya, nai-enjoy siya. Wala pa yung asawa, hindi pa umuwi, no? Hindi pa umuwi, mag-isa, nag-i-enjoy. So, a good health is the best wealth, no? Kapag healthy tayo, alam natin na tayo ay magiging wealthy, no? So, today, itong aking presentation, ipapakita ko sa inyo kung paano ngayon, alam na natin paano maging healthy. But now, ano ang mga way, ano ang vehicle na pwede tayong maging maka-take care ng sarili natin, gumanda, no? Maka-take care ng ating katawan, maging healthy. Ma-take care ang ating mood, ang ating mga friends, no? Yung mga kaibigan natin na makakasama. Then, yung ating mind, yung ating body, at yung ating income. Kasi siyempre, mas maganda na meron din income, no? Pambili natin ng ating pan-self-care. Okay? So, this is the company na pwede nating gamiting vehicle. So, this is only for you to look, no? So, hindi ko sinabing ito na yung gawin nyo, but this is a vehicle. So, pwede kayong sumakay sa Mercedes-Benz. Pwede kayong sumakay ng BMW or Porsche, no? Or Tesla, no? Gusto natin. Or aeroplano. Pwede tayong sumakay. Or baka gusto natin mag-train or mag-jeepney. Pwede rin mag-tricycle, no? But this one, I'm telling you, ang favorite na sasakyan ng Junes ay ang Mercedes-Benz. So think of this company as Mercedes-Benz na vehicle, no? So we lead Junes. Junes ang ibig sabihin is youthfulness. Sino ang gustong maging youthful? Sino ang gustong bumata? Ako nga, 48 dapat nakasulat. Ewan ko kung bakit ang sinulat ng kamay ko, 38, bumawas ng 10 taon. No? Yung katawan ko nag-move. 48 na ako, ba't mo sinabing 38? 38 pa yung sinabi. No? So itong company na to, meron lang siyang tatlong focus. Ang focus niya is to look good. Gumanda ka. Maging sexy ka, maging pogi ka. Feel good. Maging feeling good. Lumakas ang katawan mo. Maging energetic ka. Then live good. Live good ibig sabihin, mag-enjoy kayo ng family mo. Mag-shopping kayo. Punta kayo ng ibang bansa. Mag-enjoy kayo. Lumabas kayo ng mga friends mo. So yun ang gustong gawin ni Junes. No? This company is founded in 9-9-2009 at 9 p.m. So bakit puro 9, no? 12 years na yung company. September 9, 2009 at 9 p.m. kasi in Chinese, ang ibig sabihin daw nito longevity. Ang Chinese naniniwala sa mga numbers. So yan, ang ibig sabihin. Then, naisip na ba natin how far have you ever wondered how far your dreams could take you? Ako nung una, bata pa ako, elementary, grade 5, namatay ang tatay ko. Ang pera ng nanay ko, 300 pesos. Hindi ko alam na makakarating pala ako dito sa kinalalagyan ko ngayon. So yung dream pala natin, kapag kaalam natin kung saan tayo pupunta, makakarating tayo. No? So ang mission nitong company, the Junes family create positive impact in the world by helping people look and feel young, no? While empowering each other to unleash our potential. So yan. Ang ng company natin. So look and feel young at saka tulungan yung mga tao na mailabas yung mga kakayahan, no? Si Joey, kakayahan ng maging the best speaker, the best entrepreneur, no? So ayan ang ginagawa. At ang ating founders dati rin na US military, dati galing sa mahirap na family, namumulot daw sila ng basura noon, no? Pero magugulat ka, bakit bilyonaryo ngayon? So si Randy Ray, nag-aral
sa military, no? Pinag-aral ng military at naging magaling. So isa sa mga business niya ay ang computer system ng launching ng spaceship ng NASA, no? NASA yung nagsisend ng spaceship. So isa 'yon sa mga businesses niya na nagbigay sa kanya ng millions at age of 32. Then si Wendy Lewis is ang mathematics teacher, no? Teacher siya at dati din siyang distributor, dati rin siyang networker, no? At doon niya rin pinalaki itong anak niya na si Scott Lewis. Siya ang ating chief visionary officer, para siyang si Tony Robbins, no? So sila yung founders natin na gustong tumulong sa mga mahihirap, no? Then, kung titingnan natin, sino ba si Junes? Magaling ba talaga yung Junes na yan, company na yan, no? So dito, makikita natin na kahit anong kwento natin, ang galing ng company na to, ang galing nito. Pag wala tayong makitang numbers na nagpapatunay na magaling talaga yung company, eh hindi natin mapapaniwalaan, di ba? But itong Junes, for the 12 years of business now, no? Since 2015, ang sales niya ay $1 billion na, no? Consecutive hanggang 2019, $1 billion. So recently, dahil sa pandemic, medyo nagdown ng konti, but still andun tayo sa top, no? Then 6 ways to earn income. Usually ang company isang way lang, commission lang, tapos may ano pa, bonus, but dito 6 na way to make income. Then open at 145 countries. So hindi lang Pilipino ang customer mo dito. Iba-ibang countries pwede, no? At nagdi-deliver na rin ang company sa iba-ibang countries. Then, na-feature din sa mga magazines. Hindi tayo nag-advertise, hindi tayo nagbabayad sa advertisement, but pinag-uusapan ang products ng Junes, no? Then, award ang Junes. Sa ngayon, meron ng 900 plus. Medyo late itong aking presentation. So, 900 na ang awards. Sino ang nagkaka-award? Siyempre, yung magagaling, no? So, ito yung mga magazines na makikita natin na mga top magazines to, Cosmopolitan, Style, di ba? Itong mga magazines na to, nakikita nyo, naka-feature yung Junes product dyan. Yung Lumines. Ibig sabihin, pinag-uusapan. Kasi ang gumawa niyan is very, very famous na dermatologist sa Beverly Hills, no? So, itong company na to, ano yung mga product niya? So, it's about beauty, wellness, and personal care. So, katulad ng kanina, anong pinag-usapan? Beauty, wellness, personal care. So, wellness, meron tayong product. Ang wellness para napakalaking industry. Hair care, meron tayo. Weight management, energy drink, skin care, and makeup. So, alam ko na lahat ito, kailangan natin. Tayong mga Pilipino, mahilig sa beauty, no? So, ayan, kailangan natin yan. Then, sino-sino ang mga scientific advisor natin. So si Dr. Nathan Newman, isang sikat na kumbaga sa Pilipinas, Vicky Bello ng Beverly Hills, no? So ang ginagawa niya, ang binobotox niya sa mukha ay galing sa sariling stem cell nung tao na 'yon. So Dr. William Ansalag, Chinese medicine ang kanyang expertise. So, Dr. Donna Antar naman about sa lifestyle, no? About sa body. Dr. Vincent Giampapa, isa rin na surgeon. So na-nominate din siya sa stem cell research, no? Na Nobel Prize, na-nominate siya ng Nobel Prize. So si Dr. Yan Bin sa Chinese, Dr. Luis Martinez, more on Spanish naman siya, and Dr. Christian Drapo, stem cell scientist din siya. Lagi rin yan, pumupunta sa Philippines sa mga medical school at nagsasalita din siya doon. So, siya is French, from France, no? So, ngayon, let's talk about beauty. So, meron tayong product na tinatawag na Instantly Ageless. In 2 minutes, may result na kaagad, nawawala ang eye bag at wrinkles, no? It lasts for 6 to 8 hours. So pag nagmamadali, gusto nang pumunta ng party or may date, pwedeng gamitin ito. Nasa bayal siya, gamitin ng konti para siyang concealer, lagay lang diyan sa may eye bag o sa mga wrinkles, baka gustong alisin ng konti yung wrinkles, no? Before ng date. So pwede ito. Nagagamit din siya ng ilang beses, depende kung konti lang lalagay mo, pwede mo pa siyang gamitin uli, available to sa Philippines. Then meron tayong tinatawag na Lumines skincare, no? So katulad nung kanina nakita natin sa magazine na naka-feature yung Lumines, kasi so sa mga magazine na yun, ang pinag-uusapan doon yung magagaling na skincare. So itong skincare na to, bakit ito magaling? Kasi meron tong tinatawag na APT200. So iyan ay growth factor at ginawa yan ni Dr. Nathan Newman, no?
So derived from stem cells, no? Pero wala siyang stem cells. Ang binibigay niya ay itong tinatawag na youthful message. Pag nilagay mo yan sa skin, yung party na yan, kinakausap nung nagbibigay siya ng signal sa cells na i-repair mo itong party na to, no? So, meron tayong restoring cleanser. So, itong restoring cleanser, wala yan APT 200. So, pang hugas yan ng mukha, no? Then, meron tayong sunod na serum. Pag sinabing serum, kahit anong mga skincare, yung serum mahal, no? Bakit mahal? Kasi meron siyang tinatawag na growth factor. So, itong APT 200, ito yung growth factor. Pagka mataas yung 200, o meron yan 50, meron 100. Pagka 100, ibig sabihin mababa ng konti, no? 200, ibig sabihin mataas, no? So, ito yung cellular rejuvenation serum na very popular bestseller natin, available sa Philippines. Flawless skin brightener, yung may mga pekas-pekas ng konti, imamassage mo siya dyan, iyan ay vitamins para sa skin at may APT 200 din. Daily moisturizer, yan yung pag nasa labas ka para hindi masunog yung balat mo ng sun. Ito rin, meron din APT 200. Habang may sunblock ka, nagre-repair ng skin mo. Itong night repair naman, habang natutulog ka, nire-repair din yung skin mo kasi mayroong APT 200. So ito namang Hydra Shield Mask. Ito yung mask na clear, nilalagay sa mukha before ka mag-makeup para hindi malagyan ng pollution ang iyong skin. Meron din siyang APT 200. Ultimate Lifting Mask. Yan yung lifting mask na clear siya. Ilalagay mo sa mukha mo, live for 20 minutes. Pag tinanggal mo, kasama yung dead skin. Kasama na rin na umaakyat yung iyong skin. Kumbaga nagli-lift up, hindi mo na kailangan magpa-botox, no? Then itong essential body renewal, yan yung lotion sa buong katawan na meron din APT 200. So ito lahat may APT 200 except the cleanser. So yan is talagang ginagamit ko to for 6 years now, no? Kaya pati yung number ng edad ko nabawasan na ng konti, no? So, ito naman na ara. So, ang beauty hindi lang daw pala sa labas, no? Pangloob din. So, itong naara, collagen drink ito, no? So, bakit ito magaling? Alam natin ang collagen, yung mga naglalaylay na mga skin nagiging firm, no? Yung mga nagda-dry nagiging nag-hydrate, no? So gumaganda yung mga wrinkles na malalalim na bumababaw, no? Yung elasticity ng skin pag pinindot bumabalik, no? Parang bata na bumabalik. So ito, meron tayong collagen sa body natin. But itong collagen na to, bakit maganda, no? Maganda ito pag nag-iedad na tayong collagen na babawasan, hindi na nag-degenerate ng collagen yung katawan, no? Tumatanda na. Itong True Marine Collagen is isa sa mga pinakamagandang collagen sa buong mundo, no? Dito sa Japan, very popular. So si Junes ay nakipag-partner dyan at ginagamit yan. Merong tinatawag, merong 5,000 milligram na hydrolyzed collagen peptide. Pag sinabing hydrolyzed, ibig sabihin, brinake siya sa maliliit na party para pumasok sa loob ng cells natin, no? Para mabilis pumasok. Hindi lang ininom at inihi, no? Hindi ganon, no? Para ininom, pumasok sa katawan. So itong True Marine Collagen is very good. Hindi ito available sa Philippines but available to sa Europe and US, no? Then, ito, hair care. Ang kagandahan nitong hair care na to, yung mga naglalagas na ang buhok, no? Yung humihina na ang buhok, tumutulong to para tumubo ang buhok, no? Itong HPT6 and botanicals na ginawa din ni Dr. Nathan Newman, kaya niya daw to ina-experiment for many years, no? Hindi niya na-experiment hanggang naubos yung buhok niya. Sabi niya, naghahanap siya kasi doon naglalagas na ang buhok niya. So, ang tagal hindi niya nahanap ang solusyon, ang formula. Lately, nakuha niya itong formula na HPT6. So, meron tayong shampoo. After mo mag-shampoo, meron kang ilalagay na serum dito sa iyong scalp, no? I-massage mo siya diyan para bigyan ng kumbaga bigyan ng abono yung scalp natin para tumubo yung hair, no? Then after that, merong leave-in perfecting leave-in conditioner. I-spray mo lang sa iyong hair. Available ito sa Philippines, sold out palagi kasi siguro sa stress, maraming naglalagas na buhok, no? So kailangan na nating suportahan before maubos ang ating buhok. So ito si Dr. Nathan Newman, na-meet namin dito sa Japan in 2016 and 2019 nakita namin siya sa Singapore kasi lagi siyang nandun sa mga event ng Junes. So let's go to the body, no? Kanina nandun na tayo sa beauty, ngayon sa body naman tayo.
immune system support at saka multivitamins, kailangan nating lahat, 'di ba? Alam ko, kailangan natin. But ang kailangan natin is yung quality uli, hindi yung quantity. Ay, madami doon, isang galon dito o konti, mahal. But yun ang sinasabi. Maraming friends, hindi naman quality, mas magandang konting friends, good quality. So ganun din sa ating body, no? So ito ay antioxidant. Very good for heart. Heart friendly resveratrol, no? Galing yan sa grapes. So ito daw resveratrol na to ay nanggagaling sa grapes. Ang isang bote ng grapes ay ng wine ay merong 0.5 milligram na resveratrol. Ang laman nito katumbas ng nasa 100 na bote ng wine, no? So hindi natin mainom ang 100 bottles ng wine, but ito kaya nating inumin. So ito ang antioxidant nito, ang quality sa CAP-E test. Yan ang test na nagtitingin kung ano kaganda ang quality ng antioxidant nito. Ito daw ay very good, no? CAP-E test, no? Na test na siya. Then resveratrol. Itong resveratrol nagsiswitch on ng ating survival genes. So ang survival genes nagsiswitch on kapag hindi tayo kumakain ng mga calories. Kung nakikita nyo yung mga payat na tao, hindi nagkakasakit, no? Kasi konti ang calorie. So yun, switch on, naka-on ang kanilang survival genes. So ibig sabihin, pag naka-on, na ma-manage niya yung katawan. Pag may problem, tatakbo siya doon, i-re-repair niya, no? So kailangan pala natin 'to sa katawan natin. So you can Google resveratrol, is very good, no? So ito ang natutunan ko nung ako nag-join sa Junes in 2015. So 2013 nagkaroon ako ng heart attack. Nagkaroon ako ng for 2 years nagdudugo ang aking mata. 2013, 2014 hanggang 15. 15 ko nakilala si Junes, no? Since na umiinom ako nitong reserve, ito 'yung nangyari, nabago. Kung nakikita nyo yung nagdudugo na mata, talaga makikita ko, wow, anong nangyari? Nawala na yung pagdudugo ng mata mo. So yun, sabi ko, hindi ko alam kung bakit, pero ito lang ininom ko, no? Wala nang red eye. And sunod, AMPM. So marami sa atin uminom ng vitamins. Ang daming binibili. Halos na nabubulunan na sa dami ng vitamins, no? But ito, dito sa AMPM, nandito on 70 ingredients, no? 70. Hindi 7, 70. Sa umaga, lahat ng kailangan ng vitamins and minerals nandito na. 2 tablet in the morning. Then paggabi, dyan na yung i-repair yung katawan natin. Dyan na. 70 ingredients din yan, multivitamins din, at dyan ka makakatulog ng maayos. Magkakaroon ka ng restful sleep. So mga hindi nakakatulog, mga nag-zoom, palagi ito yung magandang inumin. Ito ay ang nung na-nominate si Dr. Nathan, si Dr. Vincent Giampapa as Nobel Prize sa stem cell research, yung research niya, ginamit niya dito, no? Pag sinabing Nobel Prize, ibig sabihin niya na yung the best na research, no? So ito yung ginamit niya sa AMPM. Kaya ang AMPM is very good. So, eto, kung makikita nyo, eto yung 2015, nung nag-join ako, ganyan itsura ko, no? So, siguro naman, medyo na bago, bumawas ng konti, kaya pati yung number, binawasan ko na rin yung number dun sa aking profile, no? So, nakita natin na it's different. Sabi nga, maraming nagsasabi, maganda tong product ko, totoo ba, nasaan ang ganda? No? So, nakikita, no? Si Christian, Dr. Christian Drapo, isa siyang stem cell scientist, no? Meron din siya mga books. So ito, during 2018, pumunta siya dito nung ni-launch niya itong product na tinatawag na Revita Blue. Then nakita din namin siya sa Singapore, so pinag-aaralan ko to. Kaya ko siya na-explain kasi nag-a-attend ako ng masterclass, no? Pumupunta ako ng iba-ibang bansa, nag-a-attend ako, sila mismo nagtuturo sa amin, no? At free yon, kaya you have the chance also. So itong Revita Blue, galing ito sa sea buckthornberry at galing ito sa blue-green algae, para yan seaweeds, galing sa tubig, sa Klamath Lake ng sa US, no? Meron siyang aloe vera at saka coconut water powder. So alam na natin, ang coconut, very good. Aloe vera, very good. Seaweeds, mga Japanese, kaya mahaba ang buhay, ay merong kumakain ng seaweeds, no? Itong sea buckthornberry, yan pala yung mga kinain ng mga horses ni Alexander the Great during the war long time ago. At ni-research nila, kahit hanapin nyo sa Google, makikita nyo ang daming product na merong sea buckthornberry, no? So ang ginagawa pala nito, once na uminom ka nito,
yung stem cell mo galing sa bone marrow mo, lumalabas, pumupunta sa iyong body circulation. At pag nandyan siya sa body circulation mo, ang ginagawa niya, sa blood circulation mo, ang ginagawa niya, hinahanap niya yung may damage at nire-repair niya yung mga cells na may damage, no? At nire-replace ng ating stem cell. Galing sa bone marrow, tinitrigger nitong juice na to. Pag uminom, lumalabas, madami. Pag uminom, lumalabas, madami, no? So, the more na maraming mag-re-repair, maraming gagaling, no? Then, ito ang pinaka-exciting. Dito, sa Asia, no? Malaysia already launched. Magla-launch pa lang ito dyan sa Philippines. Turmeric. Alam natin ang turmeric is very good, di ba? Ginagamit natin sa pagkain. At limang golden fruits. Mango, orange, pineapple, passion fruit, and lemon. So, itong turmeric, hindi masarap ang turmeric, di ba? Pag inumin mo, hindi yan masarap. But nilagyan ni Jones ng mga fruits na nagpapasarap, no? Then, ano ang kaibahan nitong turmeric? No? Itong turmeric, no? Na turmeric na product, no? Parang anong tawag dito? Yung parang ginger, no? So, meron siyang tinatawag na curcumin extract. Yung curcumin extract nakukuha yan sa turmeric, no? So, meron daw na company, ang pangalan ay Novasol, isa sa mga pinakamagaling na company na naggagawa ng curcumin extract, no? So, siya ang pinartner ni Jones. Nakipag-partner si Jones sa pinakamagaling, no? Then, black pepper extract, aloe vera, mangosteen, red ginger, cinnamon, monk fruit ang laman niya, no? So, si Dr. Christian Drapo, yung kanina nakita natin sa picture, siya yung gumawa nito. Plant-based stem cell scientist, globally recognized for work in generative medicine and wellness. Meron siya mga libro, pwede kayong bumili sa Amazon ng mga libro niya, no? Hold Bachelor of Science and Master of Science in Neurophysiology. Best-selling author and international speaker, published in medical journal. So, pwede nating i-research sino ba ito. Siya yung gumawa, no? So, Novasol curcumin extract, yan yung the best na extract ng curcumin. Ibig sabihin, itong curcumin, kailangan daw nating uminom ng super dami para natin makuha yung benefits. Ito daw, ang isang sachet ay equals to 185 times ng curcumin bioavailability. So, ibig sabihin, para makuha natin yung curcumin na extract yung benefits, dapat kumain tayo ng isang kilo. Parang ganon, no? Ito, sa loob nito, ay makukuha na natin yung ganun kadami, no? Na benefits. So, based on the published report, itong tatlong company na to ang gumagawa ng curcumin, no? So, itong Novasol, Curcumin, at saka Longvida, no? Itong Novasol ang pinakamataas. Kumbaga, mataas ang dosage, parang gano'n, no? 185. Kaya, si Jones, pinili niya itong Novasol na i-partner. Okay? At nilagyan niya ng masarap na flavor para masarap. Turmeric contains only 3% curcumin by weight. 3% lang pala. Sir. Akala natin, dami mo nang kinain na turmeric. Konti lang pala ang laman noon na nakukuha, no? So, itong Novasol na company gumawa ng 185 times na curcumin. So, yung extract ay madami. Kumbaga, mas buo, no? Mas good quality kasi konti lang siya pero ano siya, pure. So, dito daw, itong bioperin increases bioavailability of curcumin 20-fold, 2,000% ang pinapadami, no? So, ito daw therapeutic dose. Kung gusto natin magkaroon ng magandang benefits ng turmeric, kailangan pala natin kumain ng 100 kilo ng turmeric, no? So, hindi natin kayang kainin yan. So, mas maganda na ito ay inumin natin, no? Ito ay padating pa lang sa Philippines. At ang kagandahan nitong Cunic na to, ingredients in Cunic are clinically proven to boost the bioavailability of resveratrol, no? So ngayon, umiinom tayo ng reserve, isa, no? Pag uminom ka ng Cunic, ang result ng nitong resveratrol na nakukuha mo sa reserve ay dumadami. So instead na dalawang inumin mo, isa na lang inumin mo at uminom ka na lang ng Cunic para mas maganda, 229% na tumataas ang
and ang resveratrol. So kailangan mo uminom ng madami nito, but with Qnic hindi mo na kailangan uminom ng madami, isa na lang na dodoble-doble niya na. So yun ang kagandahan. Okay? So Zen, meron tayong Zen na kahit hindi kagaano nag-exercise, 20 to 30 minutes lang katulad ng inexplain ko kanina, ay gaganda ang katawan mo at ma-maintain kahit nagkakaedad ka na, mukha ka pa ring bata. So yan, unang-una ikina-carb niya yung appetite, no? Burning fats, yung mga fats mo, at saka pag kumain ka, tama na, nabusog ka na. Binibigyan niya ng vitamins yung mind mo. Uy, tapos na, busog ka na, no? Kumakain ka pa. So nag-i-stop ka na kasi busog ka na. Ako nga hindi ko nauubos yung nasa plato ko kasi parang sinasabing busog na ako. Then nagbi-build siya ng muscle, no? So itong Zen naman na to, meron dito sa Japan at sa US, wala pa sa Philippines. Hopefully soon, no? So hindi na natin kailangan ng super 1 hour sa gym. 20 minutes na lakad-lakad is okay na rin, no? Konting exercise na lang. Then ito yung aking result din. Kung nakikita nyo dito, 2012, bata pa ako noon. 2016, 2017, 2019, at siguro nakikita nyo lately, hindi ko na nilagay yung picture ko lately, 2020, 21, hindi nagbabago ang katawan, no? So, meron din ako paminsan na syempre may party, nakakain ng madami-dami, pero nakita nyo dito, within 2 weeks, ang progress is mabilis, no? Halimbawa, nag-attend ka ng mga Christmas, mga kung ano-ano na, nakakain ka ng hindi mo dapat kainin. Mabilis lang siya dahil yung katawan mo ay smart, nagiging smart, no? Then, peace of mind, ayan na. Maraming tao ang nadidistract dahil sa mga computer, sa mga TV, sa mga Netflix. Nakakalimutan ang pangalan ng asawa. Ay, ano nga ba yung asawa ko? Nasabi yung pangalan ng ex, no? So, yung words. Nag-exam, nabagsak sa exam, nakalimutan yung lesson kahapon. So, ito yung mind. Meron siyang silk protein, no? Hydroxylate. Yan ay very popular yan para sa mental distraction. At saka yung L-theanine. So, yan ang laman nito. Silk protein. So, alam na natin yan kahit i-Google ninyo, nandito yan sa mind. Very popular to dito sa Japan, wala pa sa Philippines. Then, meron tayong evoke. So, ngayon, alam natin na lahat, laging may ganito, di ba? May essential oil. White flower nga sa atin, no? So, ito, ang kagandahan nito, maganda ang amoy, no? At saka iba-iba, meron siyang pang-enhance, pang-energize, from defend, clarity, and balance. So ito namang essential oil, bakit naman ito maganda? Because in the history, ito yung ginagamit sa pagbalot. Di ba yung mami, yung patay, binabalot? Hindi nabubulok ang katawan dahil may essential oil. So tayo, pag may essential oil, hindi rin mabubulok ang katawan natin. Kaya kailangan natin to. But usually, ang essential oil, masama ang amoy, no? Hindi lahat mabango. But this one is different kasi this is branded. So bakit siya naging branded? So in 2019, punta kami ng Singapore, ito yung launching ng Evoke, no? So itong Evoke, bakit siya brand? Kasi ang gumawa nito ay si Lucas Gracia. Spanish siya, siya ay isang perfumer ng Tom Ford. So kung alam niyo ang Tom Ford, siguro ang isang bote ay mga 15,000 na pabango. Mamahalin siya. Alam niyo yung comfort na salamin. So, isa siya doon sa perfumer. Doon siya ay tumulong para gumawa nitong Evoke. So, 75% of emotional are generated by smell. No? Smell. Karoon ka ng good emotion. Yung mood mo, 40% mai-improve. Yung stress mo, 63% mababawasan. Then, 75% of thoughts are evoked by smell. Diba? Pag naalala natin yung amoy, pabango yan ng lola ko. Diba naalala natin? May naaalala tayo with the smell. So that is very good for our mind also, no? So nakita natin na napakaganda, kaiiba ang product ng Jones. So it's all about beauty, wellness, and personal care. So I'm sure maraming gusto nang bumili noon. But we also have the opportunity part, no? So habang meron tayong idea about health, about the mind, about the beauty, no? Syempre, gusto rin nating mamasyal. Gusto rin natin na mag-shopping, no? So, ito ang isang business na pwede natin gawin sa bahay na wala tayong stock, no? Hindi tayo magtatambak ng mga produkto doon. Ang gagawin lang natin, magpaganda tayo, magpa-healthy tayo, then we earn some money using this company, this vehicle.
So, traditional marketing, nagbabayad sa artista para mag-promote. Kung nakita nyo, sino yung artista dito, nakita nyo, ay, si Grace yung artista, sa kanyang picture nandun eh. Ganun po. Network marketing, we are the movie star. Tayo yung promoter. Sino nagpo-promote ng energy drink? Si Manny Pacquiao. O tayo na rin mag-promote dito, no? So, meron tayong digital na mga platform, mga apps lang lahat. Nandito lang sa ating computer ang ating business, no? Hindi na kailangan ng kung sino. Andito na, pipindutin na lang natin, i-share. Then, ang office natin, almost more than 40 ang office natin. Madagdagan na to. Sa iba-ibang bansa, ang office natin sa Makati, no? Nandyan sa Makati. Pwede natin puntahan, pwede natin gamitin at dalhin natin ang client natin. Pwede tayong pumunta sa United States, dalawa sa Orlando, Florida, dito sa Japan, sa Tokyo. So, maraming offices. At itong kulay blue ng world map, lahat ng kulay blue, nagdi-deliver si Jones. At hindi tayo ang magpupunta sa post office para mag-deliver. Sila na ang nagdi-deliver. Sasabihin lang natin, pwedeng padala ito sa Latin America, North America, sa Africa. Si Jones na bahala. So, hindi na tayo mapipila sa post office. No? At ito, pwede kahit anong lahi mag-join sa atin at bumili. So, hindi na kailangan na tayo pa ang makipag-usap doon ng language nila kasi sa ating platform, kompleto na ang salita, no? May Chinese, may English, may Korea, kung anong language na gusto. Then dito, 6 ways to make income. Customer profit, pag binili mo ng mura, ibenta mo, may profit ka. Or may mag-join sa iyo as business, gusto rin maging distributor, $25 to $500 sa bawat isang package na binili nila. Then parang SM card, meron din points. Pag naipon ng points, nagkakapera ng $35 every time na may mga points na naipon. Then matching bonus, kapag tinulungan mo ang iyong member na magkaroon din ng $35, meron kang percentage. Then pag maraming bumibili na mga regular customer, magdadagdag pa ang iyong matching bonus. Then, later on, gusto natin magkaroon ng share sa company na magaling, di ba? So, dito sa Jones, ang 3% ng $1 billion sa ngayon ay pinaghahatian ng mga diamond director. So, bago tayo maging diamond director, tutulong tayo ng maraming tao. Once na makarating tayo doon sa stage na yon, tayo ay qualified dito na makipaghati sa 3% ng $1 billion. Malay natin, in the future, maging 5 billion, maging 10 billion, kahati tayo dyan pag tayo ay naging diamond. So maybe takes 10 years, no, to be there. Alright? So ito yung mga ranking din, no? So Jade, ibig sabihin, pag may tinulungan kang apat na tao na gustong na nagbi-business din, tinulungan mo. Every time na nagkakaroon siya ng $35, meron kang 20%. Pag may tinulungan kang walong tao na maging executive, every time na nagka 35 siya, may 20% ka. Yung member niya nagka 35, meron kang 15%. Pag naging sapphire ka, ibig sabihin may tinulungan kang 12 na tao na maging executive, every time siya nagka $35, meron kang 20%. Yung member niya nagka $35, may 15% ka. Yung member nun nagka $35, meron kang 10%. Then maging sapphire 25 ka, sapphire elite, Ruby Director. Pag Ruby Director ka na, ibig sabihin sa isang buwan, nagkaroon ka ng $235 hanggang pumupunta na pababa ang percentage. Dumadami, no? Hanggang doon sa member ng member mo, ng member niya, hanggang 7 levels. Hanggang maging Diamond Director ka, hanggang doon sa pataas. So, yan ay available dito. So, ito, gusto kung matutunan natin at gusto nating talagang aralin, ituturo ko to step by step, no? Then, syempre, gusto nating mag-travel na hindi lang pipitsuging travel. Dito sa Jones, ang travel ay lahat luxury. Lahat 5-star hotel, lahat bayad ni Jones. Dahil lang sa mga points na naiipon natin, hindi na magbabayad. No? Points lang. The more, parang SM points. Maraming points, maraming travel, makapag-travel ng free. Pati ang family. No? Then, ang kagandahan, dahil meron tayong community na nagbibigay ng tulong sa mga bata, no? So meron na rin tayong school for the children. Nagbibigay tayo ng volunteer sa mga hospital na may mga cancer yung mga bata, no? Nagpatayo na rin ng college for entrepreneur ang Jones. So meron na rin college for entrepreneur. So gusto nyo ba na maging part kayo ng isang community ganyan kaganda ang loob, no? Then
Of course, gusto nating mag-attend ng pang-Hollywood star na event. Meron tayo every year 5 events. Namimigay po ng 5 Mercedes-Benz every event. Ang nag-a-attend sa event, mga 10,000 people or more sa iba-ibang country. Basta mag-attend ka dyan, may chance kang manalo ng Louis Vuitton, ng Prada, Gucci, iPad, at Mercedes. No? So hindi tinitingnan anong rank mo dyan. Basta pumunta ka dyan, may ticket, makakasali ka. At ang kagandahan, nasa kamay lang ang business at lahat nandyan na. Video, social media post, hindi ka na magde-design. Nandyan na. Pati email, gawa na rin. So, isha-share mo na lang. So, ngayon, I'm sure you are ready to be a customer. Customer, bibili ka ng product. No? Gusto mo lang yung product. Gusto mo everyone, kukuha ka. Or gusto mo maging business, sumali sa atin. So, this time, hanggang November or December, $1 lang, 50 pesos a membership. Basta bibili ka ng 3 product na worth siguro 15,000, ikaw ay distributor na ni Jones. Good for 1 year. Every year, 1,000 pesos lang ang renewal. Very, very minimal. At ang 15,000 na membership niyan, nasa sayo ang product na worth 24,000. Panalo ka na doon. Sa unang product, bawi mo na yung iyong kapital. No? So, this month hanggang December yata ay $1, 50 pesos lang ang membership. Basta, bibili ka ng product. Pag hindi ka bibili ng product, ang membership ay 1,600. Good for 1 year na yan. Lahat ng bibilhin mong product, 40% ang discount. Pwede mong ibenta, tubuan mo, may business ka na rin. So, you can start from 1,600. But, I recommend na be a distributor kasi within 15,000, meron ka ng business na buong-buo. Alright, so thank you so much. Sana marami kayong natutunan today. At I will give the mic back to our host. Go ahead, Mr. Napaba yata. Pasensya na kayo, mahaba. Tapos nating ibigay lahat, no? Alright. Okay lang, ma'am. Kumbaga, worth it naman po. At, yes, thank you. Ayan. At kumbaga, share ko lang na ano, kumbaga, para pagkatiwalaan nyo talaga ng ano, hosto. Search nyo sa Google si ano, Ma'am Grace Stein. Nandoon makita nyo kung gaano siya dapat na pagkatiwalaan. Kasi ako, ilang beses ko nang sinesearch yung mga tao na nag-networking. Pero hindi ko sila makita. Bakit si Ma'am Grace? Bakit nakita ko siya? At yung dagdag ko rin na yung healthcare, yung nagpapasaya sa akin. Yung kumbaga, ano, kasi nandito na tayo. Kasi ako, masaya ako na ano, yung nililigawan ko si Mrs. Kahit na asawa ko siya, andun, masayang-masaya ako at nakakulita ko si baby sa cellphone. Yun po. At share ko na po yung ating sharer kasi po halos yung iba po kumbaga sa pagsusumikap ng pag-aaral at sa pag-apply ng kanilang natutunan. Kahit ang dami ng pagsubok sa buhay na dinanas si Ma'am Maribik, talagang salute ako sa kanya kasi bakit niya pumunta sa gantong industry kahit na napunta na yung kumbaga na ano na yung kumbaga nawala siyang tiwala sa something. Pero siya na po yung mag-explain sa inyo kaya salamat po Ma'am Maribik. Love the mic po. Hello, Ma'am Maribik. Hello po. Thank you so much sa ating host na guwapo sa pag-welcome sa akin dito sa ating presentation ngayon. Before po pala ako mag-start, magpakilala po muna ako. Ako po si Maribik Hermo, taga Bohol po ako at isa po akong Boholana. Meron pa akong ano dito ngayon. Salamat po pala sa pag-attend Ate Orsing sa aming presentation ngayon. Isa po akong may asawa po ako at may mga anak din po. So kasalukuyan po akong nandito ngayon sa bansang Saudi Arabia. Nagtatrabaho po ako bilang isang DH po para po sa aking pamilya kasi po ako po yung breadwinner sa amin. So, ako po bilang isang OFW, mahirap po para sa akin na malayo po sa pamilya ko kasi siyempre may anak po ako na maliit pa lang nung umalis po ako sa amin. Pero sa kabila ng kahit alam ko po na mahirap, pero mas
pinili ko po yung lumayo sa kanila kasi syempre ako lang po yung makakatulong sa amin kasi yung mga anak namin is nag-aaral pa lang po, wala pa pong nagtatrabaho. So, kailangan po talagang mag-decide na para po makatulong sa anong sa pamilya namin na maka maano po yung mga financial at saka mga personal po namin na mga pangailangan. So kaya ano na nag-decide po na mga ibang bansa kahit nahirap po bilang isang nanay at saka bilang asawa din po. So ako po ngayon ay hindi ko po talaga in-expect na o pinapangarap na magiging OFW po dati kasi alam ko po na pag OFW po ay mahirap po talaga ng, lalo na po pagdating sa trabaho kasi magkaiba po kasi yung sa atin at saka dito po sa ibang bansa. Marami po mga dapat po natin i-adjust po lalo na po sa oras at saka sa ano natin. Kaya, pero wala po tayong ano kasi yun nga po, yun po ang pinunta natin dito na makapagtrabaho para po sa pamilya. So, totoo po yung sinabi ni Ma'am Grace kanina na ang health po is wellness kasi yun po ang kung sa ano bagay yun po ang puhunan natin na ma-achieve po natin yung mga goal natin kasi siyempre ang kung siyempre pag may sakit tayo, may ano tayo, wala po tayong energy is mahirap po natin gawin yung mga obligasyon natin sa bawat araw po natin na obligasyon. So kailangan po talaga na ang anuhin natin yung mga health natin anuhin natin ingatan o anuhin natin na para magiging healthy po tayo. So ako po ay isang isang breadwinner po sa amin. So kailangan ko po talagang kayanin kahit alam ko na mahirap pero alam ko po kaya ko po ito kasi andyan naman po si God na gumagabay sa akin sa araw-araw kahit nahirap na yun po. Ang nanong ko lang po is kailangan po talaga na iisipin natin na kaya po tayo lumayo sa pamilya natin para po makatulong, mabigay po natin yung kung ano man ang mga gusto nila at saka makapundar po tayo sa mga sa ano natin sa sarili nating mga kung halimbawa bahay ganun kasi kami po wala pa po kaming sariling bahay po nakitira lang po kami sa bahay ng amo ng asawa ko kaya yun po ang pinaka goal ko po ngayon pero ang sa ngayon po kaya po ako isa din po sa dahilan na sumali pa ako dito sa company kasi alam ko po na maganda po itong company at saka yung mga products din po kasi ang kasi kahit hindi pa po ako nakagamit sa mga product na yan ongoing pa lang po nag-order pero ang alam ko po na maganda po itong business na to kasi ang siyempre katulad ko po ang hindi po ako kasi sanay na magsalita sa maraming tao pero dito po sa company na to sa especially po sa mentor namin, sa coach namin na talagang binibigyan po talaga kami ng time na matyaga po talaga siyang nagtuturo sa amin, tinitraining po kami ng ang kahit ilang-ilan na po kami lagi pero okay lang po at saka maganda din po kasi dito po namin na na-develop yung mga sarili namin na kung paano magsalita sa ano kasi ako po talaga aminin ko hindi ko po talaga sanay na magsalita po sa maraming tao kaya sabi ko po, ang inisip ko lang po, kaya ko po to kasi para sa pamilya, iisipin po natin na kaya po natin para sa kanila. Lahat po gagawin para sa kanila kahit medyo ano, mahirap po. Pero okay lang po yun, malalagpasan po natin lahat para sa kanila. Kaya sa ngayon po, ang sumali po ako dito kasi yung asawa ko po kasi ang kailangan po niya ng kasi hindi po kasi siya totally ano sa pangatawan niya kasi na stroke na po siya noong 2017 so kailangan po niya ng mga supplement para maano po yung buong katawan niya kasi sa bandang ano niya po kasi yung half po niya na ano sa bandang dito po sa baba is parang hindi po siya masyado maglakad
kasi dahil po sa pagka-stroke niya dati. Kaya kailangan po na makaano siya sa supplement para po tuluyan po siyang gumaling. At saka sa ngayon po, yung isa din po, isa ko pong kapatid na nasa Cebu ay may ano din po siya sa suso niya, yung may namaga po, kaya kailangan ko po siyang tulungan para po makasurvive po siya. So, at saka thankful din po ako kasi in-invite po ako ng isa din po sa kasama ko dito, yung nag-invite po sa akin si Miss Agnes po. Nagpasalamat po ako sa kanya kasi kahit nung una po dinididma ko lang po yung mga ano niya sa akin, yung mga pinasa niya sa akin na mga videos, ganun po. Parang ini-ignore ko lang po yun. Pero hindi ko po pala alam na dito ko po pala makikita yung opportunity na magpapabago sa buhay ko, sa pamilya ko. Kasi sa una pa lang po is malaki na po yung naitulong sa akin dito sa kampaning ito. Kasi katulad po ngayon, nakapagsalita po ako sa harap ninyo na kahit sobrang nakakaba po talaga. Pero kaya ko po to. Yan po ang laging naisip ko po talaga. Para sa pamilya po, bahala na kung ang gagawin po talaga ang lahat. So, yun po. Nagpapasalamat po ako sa kay Miss Agnes kasi hindi niya po ako tinitigilan, hindi niya po ako tinitigilan na kulitin, na para lang talaga sumakasali dito. Kaya nagpasalamat talaga ako sa kanya at saka kay Ma'am Grace po kasi matyaga po siyang nagturo sa amin araw-araw na para ma-ano po kami, ma-educate po. Saka isa din kaya po ito inaano ko ngayon kasi na-realize ko po na nung namatay po kasi yung tatay ko nung September 20 po is doon po na-realize na masakit pala pag mawalan ka ng pamilya, mahal sa buhay, na malayo ka sa hindi mo man lang sila mayakap o makita man lang sa personal kahit gusto ko naman, wala po tayong magagawa kasi nandito po sa malayo. Kaya yun po ang tinatako sa isip ko mula po nung nawala po yung tatay ko, na kailangan talagang gawin lahat, magka-extra income po, na kumikita tayo para at least paano po ay pag makauwi na po ng Pinas o makapag-for good na po is hindi ka na po malayo sa kanila, makakasama mo na sila, mga pamilya mo, at saka may time ka na po sa na mag-full time sa business na ito na para magawa mo na lahat yung kung ano pong maano na po, matutukan mo na po. Kasi pag dito po kasi ngayon parang nakaw-nakaw lang po yung pag-ano namin kasi may iba po kasi pag may amo. Kaya mas maganda po talaga na pag mag-for good po, lahat po wala na pong mag-ano sa oras mo, magagawa mo na po lahat ng gusto. Kaya po iniisip noon, inaano na magka-extra income po para hindi ayaw ko na po na malayo pa sa pamilya ko. Para kasi mahirap po lalo na po magkasakit dito, wala pong ibang tutulong, wala pong mag-alaga, ganun. Kaya talagang inano ko talaga na ayaw ko po malayo pa pag tutukan ko lang po itong business na ito para po makapag-for good po, makasama ko na po yung pamilya ko soon po. Yan lang po ang aking kwento po. Maraming salamat po, Sir Joey. Back to you po. Hello, ma'am. Kumbaga, Gabriela silang na ano. Kasi yung mga babae po dito, palaban. Kaya kailangan kami mga lalaki dito. Lumaban din. Kaya ang dami, ma'am, na talagang nababag damdamin. At kumbaga, ang pambato po na isang lalaki na 20 years na po sa pagtuturo po. Si Sir Homer, kumbaga, inspire ako kasi gamit niya yung product at alam niya, at kumbaga isang kagalang-galang po na dito sa Junis, sa company na to, na mabigyan natin ng pagkakataon kung ano yung istorya ng buhay niya. Sir Homer, please grab the mic po. Good morning, Sir Joey. At sa lahat ng kababayan ko sa Pilipinas, lalo na si Ma'am Grace, at sa lahat ng mga
kapwa Pinoy na din dito sa grupong natin kay Grace Skin Group. Tama ba? Group Skin Grace Skin Group. Sir Joey, pwede ba? Group group Grace Skin. Oh. Hello. Okay. Actually, I would like to introduce myself. I am Gomer Galanida. Ang milim ko ay Olamit from Bohol. Ginulman Bohol. Olamit. Ang my mother is Olamit and my father is Galanida. Actually, I have 7 children. Hindi naman yung marami naman namang mga graces na we accept from the Lord. Una yung we have a family. Yes, thank you. We have our wife. I have my wife. Only one wife only. And of course, I have my family. I have my friends and something like that too. Actually, I like to share with you about my experiences during when I was small until this moment that. For me, my center of my share is about relationship, human relationship with a single family, with another family, with another group of person. Actually, I experienced this a little bit about the yung una. Ang ako'y may kasama, may kapitbahay noon in a remote place we live there together with ati Marisa. Si ati Marisa ay siya ay at that time I think she was only 12 years old, something like that, and I am on the fourth year in the grade 4 years old muna ako nung una. So go I experience this because the way that we are neighbor with each other. And we have very simple knowing that maganda pala at saka maroon silang maganda ang kanilang relasyon sa amin at kami po pala para sa kanila. So the moment that we grow old, we go grower until now, hindi ko alam siya kung nasaan siya. Doong nagkasakit ako, this time, nagkasakit ako, may something take from other numbers or yung mga sa cellphone, sa Facebook, may nag-comment akin na ano daw ko. So yun ang nangyari. So ano ang ginagawa sa niya sa akin? Ano ba ang malaban? Ano ba ang may tutulong ko sa iyo? Yung sinabi niya. So I am on that time I'm very beg for five person to help me. So I know this a very good
good person, I think them that I like if you like to help me in yung mga gamot. Kayo namang magbumili sa akin yung mga gamot. Kami nila, okay, I'll help you to bring to have that one yung makontumumong mga gamot. So dinamik ko na anak ko ay yung long onang ang kapitbahay ko muli na namang ganito nakita ito siya. So I really like that relationship before and then now, because pagang makikita natin na palagang makikita natin na dapat gawin sa bawat tao. Oh, particularly as the producer of this product, the winner, yan namin na yung Guinness. Para sa akin, magkaroon tayo ng relationship na bawat isa. Because we cannot sell something good if we don't have our good relationship with each other. Kaya ang una natin gawin ay, ang una, para sa akin, yung una gawin natin is that our relationship with each other. Because we cannot produce, we cannot give, we cannot introduce without our una nung yung tinatawag natin na relationship with each other. Yun ang inang nagkakauna ko sa kanila. Pero kung wala pa kaming relationship ni Ate Marisa, ay siguro walang sinong who can help me. Wala siguro. Pero para magkaroon ng relationship na nakita namin noong una hanggang na ngayon ay muling nakita pa rin at maraging grabe ang relationship ng bawat isa. So as a producer, to become producer of this become seller or customer or leader this group, this product, the winner, kailangan natin ang bawat isa na magkaroon tayo ng human relationship. Yun ang nangangangarin. It's okay sa akin. Sorry, di ko basta may sound tanan ng mga words ko dahil may may kailangan pang para sa akin. So, thank you, Sir Joey. Thank you. Very good. Salamat po sa puso nyo kasi ramdam na ramdam po namin yung pinagdaanan nyo. Galing po kayo sa kanyang sitwasyon ngayon, naka-recover po kayo. At kumbaga, labos to us po, so rin po ako nagpapasalamat sa kay Ma'am Marisa po na nandito ngayon. At kundi po dahil sa kanyang kabutihang puso na kumbaga, nagtulong, naging instrumento po siya ni Lord para tulungan si Sir Homer. Kaya nakaka-bless po yung mga ganun pong sitwasyon na, diba? Malaking tulong po yung sa sarili din po ng bawat isa po. Kasi relate po. Opo. At salamat po sa mga nandito po na nandito ngayon sa araw na ito. At ang last na sharer po natin, yung pinakabata. Yung sa dami niyang pagsubok sa buhay, yung nag-convince sa akin na galingan ko pa. Mag-aral pa ako ng maigi. Kasi nakikita ko yung pag-aaral niya at yung pagsusumikap niya tuwing umaga. Kahit kami dalawa lang pumapasok at nag-aaral. Kaya ganun, ka-bless ako nung nakilala ko din siya. At hello, Ma'am Agnes. Nandiyan ka po. Thank you. Yes po. Describe naman po. Napaka galing naman. Overwhelmed na pag-introduce po sa akin. No? So, ako po, I introduce myself. Ako po si Agnes Abansenio. No?
Napakaganda po kasi dito po nagkakilala po kami ni Mr. Joey Gonzales. Ang dami pong nangyari. Siya po yung nagpa-inspire sa akin na mag-aral. Hanggang po napakilala po sa amin si Mr. si Miss Mary Grace Stein. At doon po na mas lalo akong humubog po ng lakas para mas marami pa pong matutunan at marami pa akong matulungan na tao. Kasi yung help pang pagtutulong po sa sarili ay sa tao, sa ibang tao, ay hindi lang po pang sarili, kundi po para sa ibang tao po. Ayan. So, ako nga po pala ulit si Agnes Abansenya, no? Biniyayaan po ako ng tatlong anak. Ako po ay tubong Bicol, mga Bicolana. Ayan, mga Oragon. Kaya strong yung pagkakaano ni Mr. Joey Gonzales kasi Oragon. So, ayan. Ako po ay bilang isang OFW, ang hirap po na malayo sa pamilya, lalo na po na ako po ay yung panganay ko is meron pong sakit. She's bedridden since birth, so hindi po siya nakakatayo. So as an on-hand mom, ang hirap po lumayo sa pamilya, sa mga anak na yung ikaw yung simula pagkabata, ikaw yung nag-aalaga sa kanila. Tapos sa biglaan na situation na na-scam ka, makapag-decide ka na you make a decision to sacrifice things na kailangan mong i-sacrifice para rin sa kabubuti ng ating mga anak. So ayun, nakapunta ako ng abroad. So ayun, sa salitang abroad, doon natin nakikita yung salitang abroad na ang ganda, ang napakaganda. Akala natin doon na natin makikita lahat. Akala natin is yun na yung makakapagbabangon sa atin sa hirap, pero hindi po pala, no. Nung nakapunta po ako dito sa abroad, ang hirap po ng situation ko. Hindi po ako, napabayaan ko po yung sarili ko, no. Because ang hirap po na kulang sa kain, kulang sa tulog, yung hindi ka pwede pong makakuha ng pagkain sa rep ng walang pahintulot ng amo. So ang hirap po mag-adjust sa situation from the Philippines to dito po sa ibang bansa, no. So ayun, yung gigising ka kahit hindi mo pa oras ng trabaho, gigisingin ka ng amo mo para lang magtrabaho na agad. So ang hirap na yung oras dito at oras sa Pinas is magkaiba. Mahirap na hindi mo sila nakakausap. So ako po pala ay magpo-for good na, no. Pero end contract na po ako, pero grab ko po mag-extend because grab ko po yung pakiusap ng amo ko for opportunity pa na po para na po sa akin yun. Para mabigyan ko po yung financial needs, personal needs ng mga anak ko. So hindi yung pagtatrabaho po dito sa abroad, yung pagtatrabaho natin kung saan man tayo, hindi lang abroad, is napaka kasi hindi po tayo lifetime na magtatrabaho. Alam niyo po yun na yung hindi po natin namamalayan na yung health po natin as a person, as a human being, na apektuhan po, no. Kaya hindi ko po masabi, hindi ko po na-try pa to yung product ng ating company, pero hindi ko rin po masasabi na I am in a good health now, kasi sa totoo lang po, wala ngayon nga po, wala pa po akong tulog at talagang ang hirap po na ano. Pero yun nga, kasabi ko, tuloy lang po tayo ng laban. So, ayan. Dahil po, huwag po natin pababayaan yung health natin. Alam nyo po yun. Yung health is a precious gift from our God, Papa God, no? So, binigyan po tayo ng health ni Papa God para... kasi po yung health is a may value po na kaysa po sa pera at sa material na bagay, no. Kasi po kung uunahin po natin yung pera, uunahin natin yung pera, ano po yung mangyayari po sa atin? Kasi yung pera po is result lang po yan. Kasi parang
kumbaga isang ako bilang ako isang OFW, ang hirap po na magtrabaho lang po tayo sa pera. Tapos pagdating po ng hindi po tayo, you are not invest for nothing. So kung mag-invest ka, is yung health yung i-invest mo. Kasi when you invest for health, you have money, you can have a healthy lifestyle, you can have a happiness, all you can have. So ayan, kailangan po natin na talaga na dito, nakikita ko na marami akong matutulungan na tao. Nakikita ko na marami akong matututunan pa. So, ayan. So, willing po ako na ituro din sa iba na kahit man di nila makita yung nakikita ko ngayon, at alam ko na marami pa po akong maipapakita sa kanila. Hindi ko naman po kailangan na i-please sila kung ano po nakikita ko. Kumbaga, gusto ko lang po maging totoo sa sarili ko, kung ano po nakikita nila sa akin. Ayun po, yun lang po ang ipapakita ko. Kasi minsan nakikita natin yung halaga ng isang bagay po kung ito po ay mawawala na. Like po for health, yung nakikita natin yung halaga ng health pag tayo nagkasakit na. So, kung minsan na mas nag-focus tayo sa result, no, hindi po tayo mag-focus sa result agad. Mag-focus po tayo sa action. Kasi when you take an action, you get a result. Ayan po. Kasi hindi po tayo mag-aano na ng result agad, na yung result po natin, titingnan agad natin yung sakit bago tayo gagalaw na para maging good health. So ayan, andito yung mga product natin na makikatulong sa atin para maging good health. So ano pa yung mga ibibigay natin, no, na pwede nating itulong sa iba. We can help them to introduce our product. So if kung hindi man po nila gusto, so hindi po natin yun, ano, kasi tayo po ay we're helping for others. We arise for lifting to others. So ayan, sama-sama po tayo dito. At thankful po ako kay Sir Joey na nandito po, na mas lalo po akong na open-minded po about this network industry. And for Miss Mary Grace Stein, sa taos puso pong pagtulong po sa amin, sa pag-guide po sa amin, no, sa mga learnings na natututunan po namin. Napakalaking tulong po, kasi marami po kaming natatanim, kumbaga yun nga. Sabi nga, 'di ba? Magtanim na magtanim para may anihin. So ayan, aanihin natin yung mangga para matamis na, pa. 'Yon. So dito po nakikita natin, sama-sama po tayo dito. Hindi lang po pang Pilipinas, buong mundo po. We can go travel around the world, sama-sama po tayo. Aakyatin natin yung Mount Everest. We look good, feel good, and live good for a better young generation. Ayan po. Thank you so much. Love po, sabi Ma'am Grace. Galing daw. Kumbaga, nakaka-bless po yung mga ganong situation po. Na sila na po talaga yung nagpapatunay na ganito po. At yung mga education po talaga yung nagtutulong sa atin po na kumbaga. Tapos, yung mga application po. Pero kung gusto niyo pong mag-join po o may mga tanong po tayo after this po, tanong po natin sa mga inviters natin. At ma'am, yung slide po ma'am ng ano? Okay. Next, ano po? Yung slide. Wait. Alright. Yan. Sa tuwing Biyernes po, may small group meeting sa Diamond Director. Yung ano po, yung leader natin. Sa si Sir Johnson at si Ma'am Kina po. 9:30 ng gabi sa Philippines. 10:30 ng gabi sa Japan. At 4:30 ng sa KSA po. Yan po. At kumbaga, mag-share lang po ako ng 2 minutes lang po. Alam niyo po ba yung yung pinagkaiba ng kaalaman sa karunungan? Ang pinagkaiba po ng kaalaman sa karunungan po, kung di niyo po pa po alam, yung sa sigarilyo po. Ang sigarilyo po, kapag alam mo,
na yung sigarilyo, masama sa kalusugan mo, pero nagsisigarilyo ka pa rin. Hindi mo pa siya alam yung karunungan. Pero kapag iniwasan mo na yung paninigarilyo, that's the time na yun na yung karunungan. Kaya lahat po nang nandito ngayon, isang maganda pong araw at yung mga natutunan po natin, share lang po natin o i-apply lang po natin. Kaya po, sa lahat po nang nandito, salamat po sa bawat isa po. Yun lang po, ma'am. At meron pa pala nasa ano, Blueprint to Success. Nasa ano, Thursday, November 25. 7:30 ng umaga sa US. 9:30 ng gabi sa Japan. Sa Malaysia, 8:30 p.m. At sa Philippines, 8:30 p.m. Si Ma'am Pelma Ong, ang Emerald Director ng Philippines. At sa si Ma'am Grace Stein po, ang ano po, sa Japan. Ayan. Blueprint to Success po. Attend po tayo niyan, November 25 po. Attend po. I interrupt you, Mr. Joey Gonzales. I would like to thank you po sa mga sa nag-attend po kay Boss Anthony. Thank you po. Ayan po, sa mga nakikilala po natin na mga tao, no, ang galing po ng network industry, marami po tayong nakikilala. Biniyayaan po tayo ni Papa God na marami pong makilalang mga tao, no. So ang galing po talaga ni Papa God. God will provide a lahat. Yan lamang po. Yes, ma'am. Salamat po sa additional. At salamat po sa umatid ngayon. Mga napaka-bless po ng araw na tulungan lang po tayong lahat. At good morning po sa lahat. Good morning, Gustan. Si Marisa ito. I just want to, nag-type sa ako kanina kaso lang hindi ko natapos. I just want to, you know, say thank you dun sa pagsuporta ninyo sa kay Gomer while I was, you know, while I'm away for time being dahil nga dito sa karamdaman ko. Pero I try my best na sana babalik ako sa dati. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na kayo kung hindi ako nakakasali dahil hindi maganda talaga yung kalagayan ko. Pero pipilitin ko na magiging maayos din ang lahat. And magsama-sama tayo uli. Thank you. Thank you. Andito ka na, Tebe. Just rest up. Kailangan lang ng konting pahinga siguro. Sometimes. Kasi ano, sa akin, medyo konting galaw lang minsan ng mata ko. Nahihilon na ako. Yung konting galaw ng ulo ko, nahihilo ako. So, ang dami kasing paghilo ang ano, problema mo. Ang dami nilang chinecheck kasi may problema ako sa neck. May problem din ako sa ear. So, hindi pa nila maano talaga kung saan nang gagaling yung hilo. Could be ngayon, check na naman nila yung baka daw, ano, baka daw nagkaroon ako ng bleed sa loob ng katawan. May mga ganun. So, parang sumusunod na lang muna ako sa sinasabi ng doktor for, ano, para ang tawag nun. Kasi sila naman yung nakakaalam. At ayoko munang mag-isip ng kung ano-ano. So, totally rest lang yung ginagawa ko. Pero don't worry, I'm still here. Nandito pa rin ako sa team natin. Kung makakasali man ako sometimes, so, kasi hindi nga maganda minsan, nakahilata lang ako ganyan. So, kaya pinapatay ko yung ano, yung camera. So, I hope you understand, guys. Thank you. We understand. Need lang ng rest. At andito kami. Ang galing na Gomer. Kahapon nag-practice. Yeah. Ang gagaling na ninyo ni Joey, ni Gomer, si Miss Marnebik. Si Gomer talaga, I'm proud of you. So, I'm still here for you. Kumusta nga pala yung iniinom mo? Yung reserve. Hanggang ngayon, si nag-inom ako. Nag-inom pa rin. Oh, okay, that's good. Gumanda yung mukha ni Gomer. Gumanda. Diba? Well, that's good. Ano yung ano niya, blooming. Nag-blooming. Oo nga eh. Pumupugi ka na ngayon eh. Lahat ng kayo gumaganda. Si Agnes gumaganda. Magaganda na yung team natin ngayon ah.
Ako yung pumapangit kasi alam mo yun, parang pale yung mukha ko. Just need rest. Dahil nga ano. So, pero wala akong tinatanong sa doktor kundi is this serious o talagang ano. So, sabi niya wag kang basta for time being na hindi pa nila matitrace talaga. I need to relax muna. O, minsan sasali ako pero minsan kailangan ko kasi nakaano yung ano yung I make sure na yung nakalapat yung katawan ko sa kama or sa upuan para kung ano man yung para yung mind ko alam ko na nakaupo ako na kahit mahilo man ako alam ko nakaupo ako parang ganun. So eh minsan nakahilata ako kaya para dire-diretso yung pakikinig ko sa inyo. Okay. So, yun lang yun. Thank you. Well, sir, thank you, thank you. Wait lang natin ng konti, relax. Pahinga lang ng konti. I'm sure babalik din yan sa dati. Oo nga. Ako nga, sinusubukan ko yung ano, yung sabi ng doktor kasi tingin lang ako ng straight. So, ganun. So, kaya minsan yung ano ko, yung camera ko, hindi ako nakatingin sa inyo dito kasi kailangan daw straight para maano yung utak ko. Parang mag-ano, sumusunod yung utak ko sa mata ko. Kasi pati mata ko, tinicheck mo nila ngayon eh. Okay. So, yun lang. Thank you, Tim. Good luck sa ating lahat. Eh, para sa susunod, para Genki na sa susunod, ikaw ang mag-host. So, we're waiting for you for the next one. Oh, so ngayon pahinga muna ako ha. Kayo muna. But I'm here. No worry. Pray lang po. Mag-support. Yeah. At ano, supportahan na lang natin si Gomer tsaka yung kung sino man yung madala ko dito sa team natin. Okay, thank you. At tayo magpa-strong tayo lahat. Rest. Kailangan talaga natin ng rest. Oo. Meron akong idagdag kagaya ng ano, kagaya ng sinasabi niyo, kinakailangan talaga yung health. Alagaan natin kasi hindi na ako mag ano, hindi ako magsisinungaling sa inyo. Hindi ako ano, kumbaga pabaya ako sa katawan ko dati. I smoke, I ano, so kaya kung ngayon, kung ano-ano yung mga nararamdaman kong sakit. So, kaya ang maipayo ko sa inyo na sana alagaan natin yung ano. Kasi pag tumatanda tayo dun, lumalabas yung mga ano eh, mga sakit. Relax lang siya. Kagaya nung ano, nung kabataan ko pa, I smoke, I nagpupuyat, ano, pero hindi ako masyadong palainom, pero I smoke a lot. So, kung kagaya nung sabi ni Joey, kung alam nating masama, huwag na natin gawin. So, kulang talaga ako sa karunungan. Ayun. So, I mean, oo. Daming inom. Siguro kaya gano'n na yung nararamdaman ko. Ang dami kong nararamdaman ngayon. So, kaya I'm hoping for good. I mean, na maayos din po. Yes, we will pray to you. Okay. Thank you. Thank you, Gomer. Sa ating lifestyle lang na. Kaya natin maayos yan. Kasi ako din, ilang sakit dumaan din sa akin talaga. Sobrang kaiitom ko nun pagpupuyat ko everyday for 20 years. Too much. Alam ni Marisa na magkasama kami. Mabilis. Yeah, kami yan ni ano, kami yan ni Kay. Si Kay naman mahilig sa asin. Kay ang pangalan niya dito noon kami. Si Mary Grace Stein, ang lakas niyan uminom. sorry, sinabi ko sa, ang sinabi ko, I mean, kaya nga ako na-atake sa puso dahil sa sobrang inom ko eh. Ako naman, ako sa smoke naman ako malakas, nakakadalawang paha ako nung kabataan ko sa isang araw. Tapos, totally nahinto ko yung pag-i-smoke ko, just like a month ago talaga.
Yung mga like 6 months ago, huminto na ako ng pakunti-kunti kasi nagsimula tong huminto na totally ako nung yung utak ko gustong manigarilyo. Pero pag nag-smoke ako, hindi kinakaya ng katawan ko. Nahihilo ako, parang gusto kong umupo, ganyan. Pero yung utak ko, gusto ko pang mag-smoke. Lalo na every day in the morning, gusto kong mag-smoke. Pero kapag nag-smoke ako, isang hit-hit lang, nahihilo na ako. So yun totaling, kaya doon yung ano na, totally nawala na yung winala ko na yung sigarilyo talaga. Kasi mukhang mamamatay ako. Kung itutuloy ko yun. Pero yung utak ko, kahit ngayon, gusto pang manigarilyo. Pero alam ko na din kasi ng utak ko na kapag once na ano, na mag kahit isang hit-hit lang, talagang gumaganon yung ano ko, yung paningin ko. Kaya to, ayun, kahit pa paano, magtutumans na yata, hindi na ako nigarilyo total. Pero I hope hindi pa huli ang lahat. Yes. Yun. Yun lang yung ma-share ko sa inyo. Kaya wag kayong magsigarilyo. Okay. Joey. Good statement. Yes, good job sa inyo kung hindi kayo nanigarilyo. Mga bata po, SPG po, parang pang-professional lang po yun. At sila po, naranasan nila. Kaya wag na po nating ulitin kung ano yung mga pagkakamali po. Yan po, nag-aral na po sa ating lahat po na nandito ngayon. At kumbaga, salamat po kumbaga na tulungan po natin yung ating sarili. Mahalin natin ang sarili. Kung ano natin mahal yung ibang tao, dapat doblehin natin. Yan po. At sa lahat po na nandito, kay Sir Anthony, welcome po sa team. Yan po, salamat po sa inyo lahat. Sa lahat. Thank you so much. Morning. So everyone, maraming salamat at see you this Friday, no? Friday and then November 25. And next week meron tayong presentation ulit next week Thursday is scheduled ni Miss Agnes si Janet ang isa sa mga sharer at pag medyo okay na si Miss Marisa siya ang host at si Miss I wala siya ngayon. Ayan naka Junes, I like your t-shirt Janet. Ay nga pala Grace. Inaalala ko yung kay Gomer kasi hindi pa siya nakapasok. So, kung meron tayong time, kahit pa padahan-dahan lang ba, ipasok na natin si Gomer or yung wife niya. Kasi need yata, baka naka-question yata siya ng ibang tao kasi bakit meron siyang ganon. Bakit meron siyang item or ano na saan ba siya bakit hindi pero kailangan kasi nating ipaki na ano nakapasok siya or distributor siya or associate siya ganun. Okay natin associate. So, yung information meron nang konti kulang na lang ng telephone number yata at ano kung kay Gomer. Oo. Ipapasok natin siya mamaya. Oo. Pag ano Gomer mamayang hapon ba? Okay ka? Okay, Gangi. Okay lang. Mm-mm. Okay. O sige, ipasok kita. Mamaya, padahan-dahan lang. Ako na mag-register para ano. Ako mag-register mamaya. Ah, okay. I-ano natin mamaya. So, tawagan niyo ako mamaya para ako. Oh, sige. Pindot ng ano. Right. Oh, sige. Okay, right. Bye-bye. Good. Gomer, welcome to the team. Official, mag-official. Yes, yeah, ma'am. Thank you very much. Okay, that's good. Okay, Gomer. Okay, bye-bye. Para mag-i-rin kay Gomer kasi Thank you. Okay. Okay, right. Bye-bye. Okay. Yes, thank you, everyone. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye sa tanan. Bye-bye sa lahat. Bye to lahat. Thank you, everyone.